byuda ng isang dating seaman, abay nanlumo na natuklasan death claim nung sa SSS para sa mayapang asawa, namatay ho na mister, hindi pala sa kanya nakapangalan. Sino kaya ang kumukubra? Narito ang detalye ng sumbong. Ako si Epifania Guevara. Nagpunta ako rito para ireklamo ko ang SS. Kasi matagal na ako naghihintay, meron ng 4 na taon. Ay hindi ko malaman kung may makukuha o wala. Kaya ako sumadya rito sa Bitag para maireklamo ko sila. Sino ang namatay? Mister ko po. Ilang taon ang mister namatay? Oh, wala po ako rito. Nasa state po ako eh. Nung umuwi ako ng 2014, August 30, nung ako dumating dito sa Pilipinas. Nung mga 6 months lang namamatay ang mister ko noon. Hindi pero, mo nalalaman? Hindi ko nalalaman. Sinabi lang ng mga anak ko. Hindi ko so, ba kayo maayos na mister mo? Hindi ko, wala yung kami eh. Matagal na. Meron ho. Meron ho siyang pangalawang asawa. Ako ho, ang talagang tunay na asawa, doon ho kami nagpakasal sa Manila City Hall. Ang anak po namin ay 8. Namatay po ang 2, kaya 6 na lang ang buhay. So, nung kami po'y nagkahiwalay, di ko man ang sabi nila, nagpakasal doon sa pangalawa. So, kaya ako nagtataka, ako ang nasa binipisari niya, bakit itong babae, noong namatay siya, nakakuha nga siya ng burial. Nakatunayan lang, dahil siya ang nasa kanya namatay eh. Siya ang nag-file ng burial, nakakuha siya. So ang ngayon na ano ko, ako ang nakalagay sa beneficiary niya. Bakit siya ang unang binigyan ng SS? Ako hindi. Death claims insurance, pinababalik-balik ka sa 4 years. Titingnan natin kung ano ang problema doon kasi baka may naisulat si mister na maaring hindi tinignan sa'yo kasi matagal ka, 35 years kayo naghiwalay. Kung 35 years na paghihiwalay na hindi kayo magsama, hindi kayo kasama sa isang bubong, hiwalay yun. Kung wala na hong cohabitat, kayo nasa Amerika, posible kaya si mister nakakuha ng annulment na hindi na kinakailang permanent kasi wala ho kayong cohabitat. Isa lang ho, sinasabi ko sa tagal ng panahon. Baka kasi si Dipunto, si Mister, pumayag sa ganun sa kahilingan ng kanyang number 2 na misis niya, nag-alaga sa kanya. Talagang trinato na rin siya, asawa. Kung si Mister may anak sa number 2, inilagay niya sa kanya, sa birth certificate, ng mga bata na siya yung tatay. Ipinakita niya sa SSS. Dahil mga minor de edad pa yon, suportado yon ng SSS hanggang sa sila'y aabot sa certain age na 18 years old. So ngayon, para doon sa mga bata, aalamin natin doon sa sinasabi mong death claims, kung magkano, titingnan natin sa SS. Kung magkano ang titira. Kasi kung wala nang makuha yung mga bata, nasuportahan na, sinong kukuha ng death claims kung meron man na makukuha? Kung ikaw ba'y number 2? Yun ang ating aalamin mamaya. Yun hong ating sinasabi ho rito, ano gusto makuha ni Mrs. yung death claim, namatay ng 2014. Ilang taon silang pabalik-balik sa SSS sa Rosario, Cavite. At may naiwang mga anak si yung yumaong mister sa kanyang pangalawang asawa or sa number 2. Na kung saan minor de edad na posibleng nasuportahan ng SSS dahil mga minor yan, nasa pangalan siguro ng mister na dapat natin malaman. At namatay yung si mister, yung dating seaman. Ang complainant ho, yung si Mrs., siya ho yung sabi niya, yung first wife, si Epifania Guevara, kasama natin ngayon. Ma'am, kayo ho ba'y nawala, sabi niyo kanina, sa Estados Unidos kayo? Natagal kayo, nawala kayo roon. Alright, so ang nakuha ng death claims or parang gusto niyo malaman kung bakit yung number 2 nakakuha ng claims? All right. Yung claims na yon ang pinag-uusapan dito, yung suporta ni Mister doon sa mga minor de edad pang mga anak niya noong mga panahon siya'y nabubuhay pa. All right. So, talungin natin ngayon dito kay Lilibet Soralvo, Senior Communication Specialist. Ma'am Lilibet, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang
lang ako, Sir Ben. Good afternoon. Alright, the usual. Kamayu, lalapit sa inyo. Suki na namin kayo. Pagdating sa SSS, wala nang ibang tinatawagan ng mga media, anumang stasyon ng TV at radio, kayo agad ang pinagtatanungan. Ma'am Lilibeth, ito lang aming katanungan. Si Mrs. Number 1 na talagang namatay ang kanyang semester, pero sila'y nahiwalay for the past 35 years. At may asawa si Mister na I don't know kung sila'y na-annulled or parang ganun pa rin, na sa pangalan daw ay si Epifania Guevara. Pero yung number 2, may anak na dalawang nasuportahan atat na nakakuha ng claim. Ang gusto lang mangyari ni Mrs. Epifania Guevara, yung hong balo ngayon, ay ano daw ho ang kanyang makukuha doon sa death benefit or claims, yeah, na kung meron pa man. Pakipaliwanag nga, Miss Lilibeth, para magkaliwanagan dito, ano, sa itong nasa amin, kasi parang nahihirapan ho siya, hindi ho makakuha ng tamang kasagutan sa SSS daw doon sa Cavite. Alright. Pwede ho bang medyo kunting linaw lang ho inyong magbibigay, Ma'am Lilibeth? Ay, okay, Sir Ben. So, napagano ko sa yung kanyang record. Mm-hmm. So talagang naunang mag-file yung mga anak sa kabila. Okay, mga minor de edad. So, mm-hmm, nung mag-file siya, so kinontest niya na siya dapat ang bayaran, mm-hmm, medyo kinak na namin dun sa isang, kasi nga lang namin siyempre, yung sino talagang bayaran. Mm-hmm. So, ang nag-file siya sa SS Dagupan. Mm-hmm. Dagupan. So, ang status nito, sir, ako din, natawag ko na to sa General Santos. Okay. Kasi dito, doon na settle. Mm-hmm. Then, ang gagawin sa yung file ng luma, yung folder yung pinayin yung babae doon sa Jensan, mm-hmm, ikaw po isolidate doon sa file niya. So, okay. So, pwede siya, naisimple ko na to sa Jensan, tumawag ako nito. Okay. Hintay lang po yung email ko kanina kung yung folder yung si Martellino. Alright. Mm-hmm. Para makapagsama doon sa folder niya. Okay. Para ma-process na po. Meron ako tuwagan si Ma'am Joyline. Mm-hmm. So, ipapalab ko ulit sa. Alright. Sa makatuwid, ma'am, nakakuha ng claim yung mga minor de edad ng anak ko. Alright. Pero dito ho ngayon, ang kinukontesto ni Epifania Guevara para sa kabatiran, yes, ho ng mga nagiginig sa atin, para matuto rin ho sila na same situations. Yes, ito ho. Pero si... Pero sa'yo naputol na yung kabila. Alright. Ito ngayon, so may makukuha ho si Epifania Guevara? Na... Yes, sir. Yes, sir. Alright. So, may tatanong ka ba, Ma'am Epifania? Ikaw rin makakakuha. Tatanong ko lang po, yun po bang bibigay nyo, lump sum, o meron po po akong buwa na nadarating? Dapat yaman, monthly. Oh, monthly. So, yes, ito ho'y hanggat sa si Ma'am Epifania, eh nandito, continuous siya, hanggat siya ho'y, yes, nananatili sa lupa pa. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, monthly ho yan, hindi ho, one lump sum na pension sa kanya mapupunta. Yes, sir. Anong mangyayari doon sa mga anak ni Mister sa pangalawa na medyo, eh, sila ho ba'y nasa tamang edad na? Pagka sir, nag-21 na yun. Ah, okay. So, happy-happy nila kasi yung monthly pension, mm-hmm, doon sa mga illegitimate na below 21. Mm-hmm. Pag nag-21 na yan, sir, wala na. So, mapupunta na lahat kay Mrs. Epifania yung, ayun, pension. Ano naman mangyayari doon sa number 2? Medyo mahina. So, medyo, ano na lang, sorry na lang. Sorry seems to be the hardest one. What am I gonna do to make you? Okay na lang, ganun na lang siguro. Si Elton John pala yun. Okay, so maging malinaw, Mama, no? Okay, may tatanong ka pa, Mrs. Pahabol, sige na, nandiyan na, si, you know. Kailan po ba akong makakakuha, sir? Yan, maganda ka. Sarali po. Ipapala po kay Ma'am Joylin sa Kensan. Okay. Kasi medyo malayo from Dagupan to Kensan. Mm-hmm, okay. Tsaka, siguro ho, ma'am, kung meron man timetable, mga normally pag ganitong klaseng kaso, it takes how many months para naman sa si Ma'am Epifania naman ay sulit ang pagpunta rito? Sa mga ilang buwan ho ba yan na medyo sasabihin niya siya ay makakatanggap? Ito ba ay abutin ng 6 months or 4 months, 3 months? Ganun, sir. Medyo tatanong ko, sir, kung exact ano yung... Once nakuha nila yung folder kasi sa Jensan, abay, process na nila yan.
All right, okay. Hindi ho ba online na ngayon? Madali na lang makikita o talagang you need a hard copy file ng sinasabing folder na yun na manggagaling pa sa Jensen? Yes. Ay, good. Ito ko na lang siya. Tutukan ko na lang dun sa sige, ma'am. Kausap ko. All right. Sige, ma'am, ha? Maraming salamat, ma'am. Ha? Thank you po. Okay, pero tatawagan ka uli namin dahil may susunod pa. Eh? Okay? Okay ka na ba ngayon, Ma'am Tefania? Oh, maraming salamat. Eh, bakit mo naman kasi iniwan si mister? Hindi ako nang iwan. Eh, ikaw umalis eh. Siya nang iwan. Hindi ako. Eh, kung sinong umalis, yun ang naiwan. Eh, kumusta ba ang buhay niya sa Amerika? Misunderstanding lang naman yung paghihiwalay namin. Kaya lang eh, talagang gano'n. Mga bata pa kami nun eh. Okay. Pero sa iyong puso, minamahal mo pa rin siya? Eh, wala na ho eh. Talagang... Eh, bakit kito matanggap kung wala na? Hindi ho, kasi namanggawa ng mga anak ko. Katulad ko, meron din naman ako maintenance ngayon. Wala na akong hanap buhay. Ah, okay. Wala at na kayong yung minor de edad na anak? Wala na naman po. So, ikaw na lang? Ako na lang po. At saka, siyempre, mga anak ko, anim din naman buhay. Siyempre, matanda na yung kapareho niya, mga minor de edad. Wala namang trabaho. Alam mo ba kung saan nakalibing si mister? Oo, oh, sa Rosario, Cavite po. Dadalawin mo ba? Siyempre naman po, pag ako'y nakakuha, pagpaparty ko siya. Pero ngayon, habang wala, saan ka magpaparty sa may puntod niya? Hindi, daw naman sa bahay namin. Pag pamamisa ko siya, papadasal ko siya, kasi ngayon marapit na undas. Okay. O dadala namin siya ng bulaklak na maganda. Basta pagkaloob lang sa amin. Pagkabigay na ng pera. Opo. Ba't di mo na magagawa ngayon? Sigurado na naman. Magagawa naman. Kahit wala nga po kaming nadating, kahit pa konti-konti, may kandila naman eh. Okay. Nami-miss mo ba yung nagtatampuhan kayo na medyo... Alam nyo, hindi naman kayo nagtatanong sa akin ng ano, sasabihin ko totoo. Sige. Bago yun namatay, kami nagkausap, ako'y nasa state, long distance, ay kami ko'y nakaiyakan pa. Nakaiyakan kayo? Kasi sabi niya, ako'y patawarin mo na sa nangyari sa buhay natin. Okay. Ako naman ay ganun din, sabi ko. Patawaran kayo? Oo. Tapos sabi niya sa akin, kung pwede, pag ako, eh, ngayon may karamdaman na ako, pwede bang humingi ako ng pambili ng gamot sa iyo? Sino may sabi niya? Sabi nung tatay ko ng mga bata, ni Vicente Navarro. Sabi ko, okay naman, walang problema. Basta humingi ka lang, okay lang. Alam niyo ba, bago siya namatay, ilang beses ko siyang nabigyan ng pambili ng gamot. Ibig sabihin, ay talagang mahal mo si Mr. At saka ho, ako'y nakabili ng kapirasong sasakyan. Bago siya namatay, lagi yung sasakyan ko nagdadala sa kanya sa ospital. Ayun. Pinagsilbihan mo rin sa bandang huli. Hindi ho ako, yung mga anak ko. Ah, mga anak na. Mga anak ko ang naghahatid kasi wala nga ako rito. Okay. Nasa Amerika ka? Oo. Nasa California ho ako. Doon ho ako nagpapaalila ng caregiver. Ayun, hindi naman. Masaya naman din doon. Okay. Kaya... Ako, kahit maniwala kahit hindi naman ako masamang ugali. Hindi, nasinasabi ko lang kung kayo ho'y nami-miss niyo pa ba. Ako naman. Alright. Siyempre, nagmahalan din naman kami, walo anak namin eh. Shut up, sino ba yung susunduting ko mga ilong ninyo? Susunduting ko kayo dyan eh. Maayos nga kayo dyan, lalagawin pa yung sound effect. Ano yan, palaging comedy. Nag-iusap kami naman seryoso rito. Eh, maganda ho yung pumanaw si Mister kaya nagkapatawa. Oo. At magkaayusan naman kayo. Oo naman. Pati naman yung tampuhan. Asawa niya, nag-uusap naman kami. Okay, at pagsabay naman ho kaming napunta sa SS, pamasahe ko pa nga ho sila eh. Okay. Pakain ko pa minsan ng merienda. Ay, maganda kung ganun, Mrs. Oo, okay. Hindi naman ho ako madamot, sir. Okay, ako kaya mapalad ka dahil kaya nga binigay siya ng SSS. Oo. Paano naman ngayon si number 2? Ay, nakakuha naman ho siya ng una nga, hindi ko nga ho alam. Hindi nga ho niya ako sinabihan na, Penny, nakakuha na ako. Pasensya ka na, una akong binigyan. Siguro naman eh. Wala ho siyang... Mapapatawad mo dahil ikaw, stateside ka na eh. Okay lang ho sa akin yun. Wala naman ho problema. Stateside na ba? Hindi ako stateside kasi ako eh tago ng tago side, doon. Sa gilid ng state. Yun. Okay, yun ngayon, hindi ka lang. Sa side lang. Sa side ka lang ng state na bumalik ka. Kamukha mo yung isang TV personality. Oh, talaga? Si Susan. Oh, yeah. Sa kabila. Oh, my God. Kailan nyo ba si Susan? Ha? Susan Enriquez? Alam ko yung Channel 2. Hindi, mali. Ay! Hindi, 7 niya. Diyan mo sa 7-7, GMA, nagkamali lang ako. Pag nakikita-kita at makikita ka ni Susan sa 7 ni Susan, ganyan ako pagtanda. Ah. Anyway, sige.